Binara po guys ni PBBM itong si former President Duterte sa kanyang sinasabi na second year college lang daw po ang natapos ni President Marcos. Kasi ganito yan guys, yung konteksto para alam nyo ba yung pinakapuno. So nagsalita itong si PBBM sa isang interview. Diba, in-interview siya kung accountable ba itong si Digong sa kumakalat na usapin na secret deal or gentleman's agreement. So, di ba, wala nga makuhang matinong information itong si President Marcos galing sa kampo nila Duterte. Kasi nga, itong si Digong, itong si Panelo, masyadong madrama. Madaming ek-eklabush ang kanilang mga buhay. So, ngayon, gusto niyang marinig mismo sa bunganga ni Duterte ang katotohanan. So ngayon, si Duterte nagpa-press con. Ano yung sabi niya? Ikaw bumbong putang ina mo ka. Second year college lang yung natapos mo. Actually guys, binanatan din siya ni PBBM nung sinabi niya na second year college lang daw po ang natapos ni PBBM sa pamamagitan din po guys ng isang interview. So bago natin i-play guys yung video ni PBBM na bumanat siya kay Digong, ito muna guys yung banat ni Digong. Parinig ko lang muna sa inyo ha. Saglit lang to. Gentleman's agreement. Ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Me, dumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs undersecretary Ingles. Yan. Diba narinig nyo guys yung sabi ni ano ni Digong na siya daw nakapagtapos. So dumaan daw siya sa Department of Foreign Affairs, naging undersecretary daw siya. Kumbaga mataas daw ang kanyang pinag-aralan and alam naman natin guys na lawyer itong si Digong. Yan nga lang, walang naipanalong kaso. So now, diba, sa gentleman's agreement na tayo kasi ito naman talaga yung pinag-uusapan. Ngayon bumanat guys ng bahagya itong si PBBM. Ano yung sabi ni President Marcos? Yun naman pala, lawyer ka. Di ba usually guys, kapag lawyer, kapag meron pong mga usapan, talagang lahat notarize yan. Kasi para wala bang alibay, lahat nakasulat, lahat permado. So ngayon guys, itong si Digong, kasi syempre, hindi po naniniwala si PBBM na hindi daw totoo ang gentleman's agreement kasi nilaglag po guys ng China itong si former President Duterte. So ngayon, sabi ni PBBM, yun naman pala, lawyer ka. Pero yun yung nakakapagtaka dito, lawyer ka, pero bakit wala kayong mga dokumento? Kasi guys, yung gentleman's agreement yung tinutukoy natin dito ha, para hindi kayo malito. Kasi guys, itong si Digong, nakakapagtaka na nga naman talaga kasi lawyer siya. Bakit hindi niya ninotarize itong agreement na to? Diba? Pansin nyo, may lawyer bang puro verbal? Kasi ang ginawa ni Digong, may agreement sila pero verbal. Tama ba yun? So ngayon, panoodin nyo itong banat din ni PBBM kay Digong. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Eh, hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Nasabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Yan.
Yan guys yung punto ni PBBM. Kasi nga guys, hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Digong na walang gentleman's agreement. Kasi sinabi nga ni Roque na totoo ang gentleman's agreement at na nabuklo din itong si Digong na sabi niya hindi daw yung gentleman's agreement bagkus status ko. Pero yung status ko na yun guys, parang gentleman's agreement din. Kasi yung napagkasunduan nila, walang galawan. Which is, ibig sabihin nun, walang galawan, walang magkukumpuni, walang mag-aayos ng ating bahura, I mean ng ating BRP dyan sa ating bahura sa Ayungin Shoal. Yun po guys yung napapaloob sa status ko nila, na walang galawan. So ngayon nga po guys, nagpa-press ko nitong si PBBM na hindi siya naniniwala na sa sinasabi ni Digong, malinaw pa guys sa sikat ng araw na hindi siya naniniwala na walang gentleman's agreement. Kumbaga katraiduran daw po ang ginawa ni former President Duterte. Ang tanging hiling lang po guys ni PBBM na sana makipag-cooperate sila para nang sa gayon kung sakaling meron man pong gagawing action or solution, hindi po mahirapan guys ang ating Pangulo. Kasi nga, kung patuloy po na hindi makikipag-cooperate tapos may gentleman's agreement, hindi po may sasakatuparan ni PBBM ang plano niya. Diba? Magpapaayos ng ating BRP. Paano ayusin kung lagi tayong minawater cannon? Diba? Meron nga po siyang tatlong gustong malaman. Una na nga po dito guys, yung ano nga ba talaga yung totoong pinag-agrihan? Pangalawa, ano yung ipinamigay ni Digong? Kasi kung walang ipinamigay, bakit galit na galit? Diba? At pangatlo, ano ang laman ng secret agreement na yan? Ano yung napapaloob doon? Kasi baka malay natin guys, hindi lang pala yung usapan na hindi tayo magdadala ng pangkumpuni, baka mayroon pang iba. So gustong malaman ni PBBM kung ano nga ba yung napapaloob sa secret agreement na yan. At yung pangapat, bakit ginawa sa secret deal? Bakit po sinekreto ito? Yun po guys yung mga katanungan ni PBBM ngayon. Tapos pahapyaw niya na banat, yun nga yung nakakapagtaka dito. Lawyer siya. Tanyag na lawyer. Pero bakit wala siyang mga dokumento sa kanilang agreement? Diba guys, hindi ba kayo nagtataka doon? Talagang ginagago tayo ni Digong. Yan po guys yung pinaka nakakalungkot dito sa part ni PBBM na kahit anong akay niya, gumawa ng mabuti, gumawa ng kagandahan sa ating bayan, meron pong mga, kumbaga nagdi-disapprove sa atin kasi nga, merong iniwan ng problema na malaki itong si former President Duterte. Lalo pat ngayon, tinatanggi din ni Digong na hindi daw totoo ang gentleman's agreement, tapos ang China ini-insist na totoo itong gentleman's agreement na ito. Pero ang gusto lang pong malaman ni PBBM, kung ano nga ba yung napapaloob sa gentleman's agreement na yan, nang sa gayon, magkaroon po guys ng solusyon, makagawa ng panibagong solusyon, para naman po guys, nang hindi tayo uminit. Hindi po uminit ang tensyon dyan sa West Philippine Sea, especially dyan po guys sa ating bahura, dyan sa Ayungin. Yun po guys yung gustong malaman ng ating Pangulo. Anyway, may content ko na yan guys kanina, about sa 20 minutes ngayong content natin. Pero biglang nagsingit kasi guys sa utak ko itong sinabi ni Digong na sabi niya second year college lang daw ang natapos ni PBBM. Tapos ngayon, sinabi naman ni PBBM, ikaw nga lawyer, pero hindi marunong magdokumento. Ngayon, ang tanong, sino ba dito yung totoong may pinag-aralan? Pero, clarification guys, itong si President Marcos, nakapagtapos po at nakakuha ng masteral degree doon po sa Wharton. Yan po yung totoo dito. Ang ingay ng nagtutugtog na dito sa amin. Ano ba yan? Anyway, pasensya na guys ha kung medyo maingay kasi merong sayawan dito sa amin today. Alam nyo naman, diba, pag probinsya. So, opening kasi ng liga ngayon. Anyway, pagpatuloy natin. Itong si PBBM, guys, nakapagtapos po, nakakuha ng masteral degree sa Wharton. Hindi naman po kasi, guys, basta-bastang eskwelahan lang po ang Wharton. So, hindi po siya makakakuha ng masteral degree dyan sa Wharton kung hindi po siya nakapagtapos. Yun po guys yung pinakapunto dito at kahit i-search nyo guys nung 2016, nung time na naging senator siya, nandyan po guys nakalagay, naka-indicate kung ano po yung kanyang mga pinag-aralan na pag-aralan.
So ngayon, yung pinakapunto natin dito guys, sige, sabihin na lang natin na hindi nakapagtapos. Pero sino yung may utak dito? Diba? Lawyer ka pero hindi ka marunong magdokumento. Itong si PBBM na sinasabi mo, quote and quote, second year college lang, pero mas malalim pa mag-isip sa usapang foreign policy. Diba? Masyado kasing binubuhat ni Digong ang kanyang bangko. Yun po yun, guys. Anyway, it's me again, si Mimali Shanyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.